liam putih. So ang topic natin ngayon ay ang Republic Act 10913 or the Anti-Distracted Driving Act or ADA, no? So mga ka-network, lagi natin tinatopic to sa network natin, no? Dito sa channel natin. So ngayon, mas i-emphasize natin, no? Intro. Bossing, magtatanong lang po sana ako. Chief! 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 Magtatanong lang sana. Alam eh. Sige po. Traffic enforcement 3. Open enforcement 3. Kuya Bobby. No, so mga ka-network, nakita nyo naman sa simula ng video natin. Muntik na ako matamaan ni Manong Ada. So lagi natin pinapakita sa channel natin yung anti-distracted driving app. Kasi gusto ko talaga ma-aware lahat para dito. Kasi napakaraming two wheels at saka four wheels na ano dito, guilty para dito, no? Lalo yung si Manong nagtetake sa habang kainitan ng traffic. So ano ba ang ADA, no? So ang ADA ay technically ang bawal lang naman sa kanya ay mag-receive ng call, magsulat ng text message, magbasa ng text message, maglaro ng games, manood ng movie, mag-perform ng calculator, magbasa ng e-books, magbuo ng text message at mag-browse sa internet, kasama na dun yung Facebook, no? So pwede yung mag-Google Map. Titignan mo lang naman yun, hindi mo naman kailangan hawakan eh. So kung mga rider natin na kailangan hawakan yung phone, pwede tayong gumilid. Pero nakita nyo naman si Manong, ito si Manong yan. So talagang hawak niya pa ng dalawang kamay yung cellphone niya. No? Ganun siya kalupit habang nasa gitna ng traffic. Wala ko, hindi siya nasadya yung nangyari. Ang nangyari lang, siguro pagtingin niya, malapit na sa harapan niya yung nasa harap niya, malapit na sa kanya, kaya siya napakabig panganan. Siguro yun yun. So binusinahan ko na lang siya para masabi ko sa kanya na huwag ka mag-text, parang ganun, no? So bawal din gumamit ng cellphone habang traffic. Lalo sa mga four wheels, no. Ayun yung ADA. So technically yun lang naman eh, napaka-basic. Hindi ko alam kung bakit yung iba mahirap sundin. Pero yung sa mga Panda, Grab, sa mga courier natin, alam ko yung pakiramdam kasi nagtitingin sila ng mapa. So pakiusap lang sa lahat ng mga ganon, kung pwede tayong tumabi muna saglit, tabi muna tayo para maging okay, no? Or gumamit tayo ng intercom. So meron tayong topic tungkol sa intercom, murang intercom, ay topic na natin yan. Mas maganda yun kasi pag sumagot ng phone, i-click mo lang yung intercom, masasagot mo na siya. Gusto mo mag-sounds, mahina lang naman, pero rinig mo pa rin yung kalsada, pwede rin doon. So ayun ang technically ang basic ng ADA, yun lang mga ka-network. So ano ang multa ng ADA, no, mga ka-network? So ang multa niya ay ito. Kapag ka isang beses nahuli ka ng ADA, 5,000 ang multa niya. Ang second offense naman ay 10,000. Ang third offense naman ay 15,000 at 3 buwang suspension ng driver's license, no, mga ka-network. Pero ito yung mas malapit. Kapag ka fourth offense na ay 20,000 ang penalty mo at marirevoke pa ang lisensya mo. So technically ayun ang ADA, no, mga ka-network. So please lang para sa ating lahat, huwag tayong gumamit ng cellphone habang nagda-drive. Para ligtas din yung mga nasa paligid natin. Kasi mga ka-network, isa rin ako sa kalsada, isa rin akong gumagamit ng kalsada. Kapag nakakita ko ng ganun, minsan inahaf na busina ko para ma-alert siya, or minsan kinakawayan ko ganun ng in a nice way, no, mga ka-network. So yun lang, maraming salamat kung hanggang dito umabot ka. Please like and subscribe sa ating YouTube channel para mag-i-updated ka sa mga pangyayari, no. Maraming salamat mga ka-network, no. Hi, peace out.